sabihin mo? Sino mas nakakahiya? Ang anak natin may kapansanan sa pag-iisip? O ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip, nakuha pa rin sirain ang kanyang buhay? Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang kaakibat ng pagiging magulang. Hindi lamang ang pagdadala ng pamumuhay, kundi maging ang sa mga anak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Elenita sa ating dunang sa kanyang panahon. Bigay mo sa akin pera ko, Cindy! Huwag mo kuha! Huwag! Ano magagawa mo kung hindi ko ibalik, ha? Bad ka! Magnanakaw! Kuha ka pera, hindi iyo! Akin yan! Dapat nga hindi ka na binibigyan ng pera eh! Kasi wala ka naman silbi! Bobo! Ano? Autistic! Magnanakaw! Magnanakaw ka! Tamang ginawa mo sa kuya mo. Kinuha mo na nga yung pera niya. Nilait mo pa. Nagsumbong pala sa inyo yung autistic na yun. Kaya ko naman nagawa yun dahil siya ang naunang kumuha ng pera sa akin eh. Sinungaling ko. Mami! Kung talaga. Lagi niyo nalang siya pinagtatanggol kahit mali naman siya. Para sabihin ko sa'yo, hindi siya nagsumbong. Nakita ko at narinig ko lahat. At ginawa at sinabi mo! Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Mami! Bakit ikaw pang unang maapi sa kanya? Ang dapat nga maawa ka sa kanya eh. Mahalin mo siya dahil may kapansanan siya. Wala akong kapatid na tulad niya, Mami! Ikinahiya ko siya! Elenita ta! Bakit sinaktan mo si Cindy? Rafael, kilala mo ko. Hindi ako basta nananakit. Ngayon ko lang siya nasaktan. Dahil sobrang nang palalait ang ginagawa niya kay Jason. Dahil lang sa anak mong autistic? Huwag mo siya tawag yung autistic! May pangalan siya, Rafael! Di ba ikaw pa nga nagbigay nun? Oo, ako nga. Pero yun ay dahil hindi ko pa alam ang malaking depresyon niya sa isip. Rafael, kahit ganun siya, anak pa rin natin siya. Bigay ng Diyos! Kaya dapat nating mahalin! Hindi ko matatanggap ang isang katulad niya sa pamilya ko. At ikaw, ha? Ayoko na sasaktan mo pa si Cindy. Lalo na kung dahil lang sa autistic mong anak. Wala kang karapatang saktan si Cindy! At bakit wala, Rafael? Sabihin mo! Basta gawin mo sinabi ko! Kung ayaw mo, saktan ko rin ang anak mo! Bakit ganyan ka sa sarili mong anak, Rafael? Paano mo na-attain na pagmalupit ang sarili mong anak? Mami! Teacher, dito na si Mami ko. Ay, Teacher Celeste, magandang hapon po. Good afternoon din po, Mrs. Cortez. Mami, sabi teacher, may award uli ako. Dami-dami daw! Totoo po yun. May award uli ang anak ninyo sa kanilang graduation. Masaya ako malaman yun, Ma'am Celeste. Kasi po matalino siya at mahusay pa mag-drawing kahit na may kapansanan. Kaya nga ho eh. Proud ako sa kanya. Hindi po ba? Dalawa sila magkapatid? Siguro, matalino rin ang gusto ninyo. Hindi po eh. Katunayan,
Puro pasang-awa ang grades niya. Anyway, sana po makapunta si Sir Rafael sa graduation ni Jason. Yun din ho, sana ang gusto kong mangyari. Pero, palagay ko ba, hindi matutupad yun. Hindi ho kasi tanggap ng asawa ko yung anak ko. Nakakalungkot naman. Napakalaki po kasi ng magagawa ng magulang para sa ikapagtatagumpay ng kanilang mga anak. Lalo na nga at may kapansanan pa. Ma'am Celeste. Pero wag ho kayong mawala ng pag-asa. Ilapit niyo po sa Diyos ang inyong problema. Ipagdasal niyo po na hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Yung puso po ng asawa niyo para magbago. Wala pong imposible sa kanya. Preng Rafael. Marami ka na layo ba? Baka hindi ka lang makauwi niyan. Ikaw rin naman, lasing na. Walang problema, nalito naman ako sa bahay ko eh. O, eh, ikaw, mamaneho ka pa para makauwi. Eh, alalay na. Baka madisgrasya ka. Ha? Pero, pwede kayang dito na ako matulog ngayong gabi. Ha? O, bakit, pre? Ayokong makita ang pagsasaya ni na Elenita sa bahay. Dahil sa graduation ni Jason. Graduation? Pinag-aral din pala nyo, inutil na yun, ha? Siya lang ang may gusto noon, Roger. Ako, ayoko eh. Wala rin naman silbi yun eh. Hindi rin niya magagamit. Oo nga. Eh, madalas nga natin pag-usapan yun eh. Pabigat nga lang sa inyo yung batang yun eh. Alam mo, pre, kung akong nagkaanak ng ganon, autistic? Oo. Loko, malamang. Tulad mo rin ako, baka mas masahol pa. Sige, pare. Dito ko na matulog, ha? Bukas pa naman ang uwi ng misis ko at ng anak namin, eh. Ano ko? Cindy? Hindi ko mapigilan. Cindy! Bakit? Sakit ka? Ha? Umalis ka dito! Oh. Baka maging autistic din ang magiging anak ko dahil sa'yo! Anong ibig sabihin nito, Cindy? Ano? Buntis ka? Ha? Jason. Ma'am. Go to hero muna, anak. Sige na. Okay po, okay. Okay. Ngayon, Cindy, okay. Magtapat ka. Buntis ka ba? Kaya ka nagdududual? Opo, Mami. At sino nga ba niyan? Ninukot po niya ako. Sabi niya, binata siya. Yung pala, may asawa siya. Walang niya ako. Kaya pala mabababa ang mga grades mo? Yung pala lalaking inaatupag mo? Ha? At nagpabuntis ka po? Bakit sinaktan mo na naman si Cindy? Dahil nagalit ako sa ginawa niya. Hindi pa sabi ko huwag mo na siyang sasaktan muli. Ang hirap sa'yo. Kinukonsente mo si Cindy sa mga mali niyang gawa. Kaya siya lumaking suwail, malayaw. Kaya yun, naloko ng isang lalaki may asawa at nabuntis. Nagulat ka? Ha? Nagulat ka? Bakit? Dahil lang sinabi lang ni Cindy, sinampal ko siya. Elenita. Buntis siya, Rafael. At hindi pwedeng pakasalan ng lalaki dahil may asawa yun. Hindi. Ngayon, sabihin mo, sino mas nakakahiya? Ang anak nating may kapansanan sa pag-iisip o ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip na kuha pang sirain ang kanyang buhay?
Lenita. Alam mo, minahal ko titimuring na tunay kong anak si Cindy. Kahit bunga siya na pagkakamali mo. Pero ikaw, Rafael, nasaan ang puso mo? Bakit hindi mo magawang tanggapin at mahalin ang tunay nating anak? Mami. Bakit ka umiiyak? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Daddy. Cindy. Sorry po. Sorry po sa lahat ng mga kasamaan ng ugali ko sa inyo ni Jason. Hindi pala ako dapat naging mapagmataas. Hindi pala. Ay, tapos na drawing ko. Pakita ko to bukas, mami ko. Tulog na ako. Antok na ako eh. Pero uwaw ako. Inom muna ako tubig. Punta ako doon sa may rep. Step! No! Step! No! Ay, ano yun? May tao? Magnanakaw! Magnanakaw! Mami! Tumakimik ka! No! Walang gana ka! Silaksak mo siya! Ha? May baril siya! Elenita, kumusta na si Jason? Iligtas na siya sa kamatayan. Salamat sa Diyos. Iniligtas mo ang anak namin. Bigyan mo po ako ng pagkakataon makabawi sa kanya. Rafael. Elenita, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa ating anak. Kanina, matapos kong sampahan ang kasong magnanakaw na yun na narito rin sa ospital, hiniling ko sa Diyos na iligtas niya si Jason para maituwin ko pa ang pagkakamali ko sa ating anak. Ang anak ay biyaya ng Diyos sa magkabiyang. Maging siya ay may kapansanan, kaya naman siya'y dapat na mahalin at ingatan upang siya ay huwag bawiin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benhamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang